Kabil. Welcome back nga pala sa Tagaytay Pigeon Channel. Today's video mga Kabil, andito ako ngayon sa katayan ng baka sa slaughter. So ngayon, bitawan natin ngayon sa mga ibon is 653 ata. Pinakawalan yung ibon natin sa Padok, Ilocos Norte. Kasi hindi sila nakarating ng lawag dahil nga medyo mahigpit. So yun mga Kabil, nandito ako ngayon sa katayan ng baka. Dito muna tayo, papakita ko muna sa inyo yung mga paninda ko. Then mamaya, pag uwi ko sa bahay, mga ibon naman ang asikasin natin. Tara, samahan nyo ako. Ito mga Kabil, Desmet. Ito yung tinitinda namin. Ayan yung ulo. Ayan paninda namin. Ginagayot. Para pa kanin. Yan may. Yan. Yan ang mga pinitin namin. May utak, may mata. Yan ang mga. Oh, tila. Oh, ginagayot yung ulo. Para paninda yan bukas. Kompleto pa yan. Nag-vlog yan. Makukuha ka sa vlog. Ay. Yun nga mga Kabil, no? Andito tayo ngayon sa loop natin. Kararating ko lang kumuha nga kami ng baka na paninda namin bukas. So ngayon, eto nakapag-ready na tayo ng ating painom. Ayun. Yun. Siyensya na, di pa napaglinis ulit. Yun, paglinis na. Dito naman, naglagay din tayo. Ayun. Ng molasses. So mag-aabang-abang na tayo ng ibon natin. Kasi 11:09 na, nasa 1:02 na yung speed ng mga ibon natin. So anytime baka meron biglang dumating, si 74, si Bell 74. Kasi si Bell Grisel, siyempre 50-50 tayong hindi, 50-50 magkaklak, 50-50 hindi magkaklak. So sinacrifice na lang natin kasi nasa kanya lahat ng category. So siyempre, sa ngayon, think positive lang tayo na magkaklak yung dalawang ibon. So ngayon pinakawalan ng ibon natin nga. Yun nga sa sa Badok, Ilocos Norte kasi nga maraming checkpoint. Kung itinuloy nila yung sa lawag, baka napakawalan yung ibon namin ng alas 10 o alas 11 ng tanghali. So sabi ng aming driver or yung convoyer, sabi niya, pag-usap daw sa kay press na doon na lang pakawalan. Total 327 yung distance mula dito sa akin ng Badok. Yung lawag naman is 356. Konting-konti na lang diferensya naman yun eh. Tanaw na ng ibon yung pag umangat. Alam nyo naman yung site ng ibon, talagang malalayo yan. Kaya tanaw na rin nila yung lawag. So yun, ang ginawa na lang, pakawala dun. So eto, mag-aabang tayo. Maganda naman yung panahon natin. So ngayon, araw na to, maraming nag-aabang ngayon. Good luck sa mga nag-aabang ngayon sa North and South na karera. So isa tayo sa mga nag-aabang. Sa North naman tayo. So yan mga Kabil, abang-abang na tayo. Mamaya, bigla na lang sumulpot kasi nasa 1:02 na yung speed natin. So yan mga Kabil, no? Nag-aabang na tayo kasi may nag-clock ng 14 sa Yona, sa UFC. So ngayon, andito tayo sa ilalim ng puno kasi sobrang init ngayon. Doon sa pwesto ko doon, umiinit na. Ayun, nakita nyo doon sa may mamihan ko doon. Andun yung naka-set up yung isang ating camera. O, inaabang-abangan natin siya. Dito muna tayo sa ilalim ng puno. At least, kahit pa paano malamig dito sa pwesto ko. Hindi masakit sa mata. Ito kasi sumasakit na yung mata ko sa sobrang init eh. So, pumipitik na yung araw. Talagang sobrang init. Sa tingin ko, mahirapan mga ibon nito. So mga Kabil, tingnan natin, abang-abangan natin kasi baka biglang sila sumulpot anytime. At tingin ko siyempre pa, unang papasok dyan si 74. So tingnan natin kung magkakalak na tayo. Init, sobra. We'll be right back.
yun mga Abel, no, nakapaglak tayo ng isang ibon. Si 74 dumating. Nagulat din ako, tatapos nagilamos lang ako. Ito, dumating na siya. Ito, pakita natin siya. Ito. Yan. Wawalan ako ng pag-asa kanina, oh. Ayan yung ibon natin. Si 74. Si BL74. Clock pa tayo. May live pa tayo. Yan. Kaso, itong ibon na to, nakalaban lang to sa young bird. Young bird, KO, Triple Crown, ano pa ba? 4L. Yan, yan ang pinaglalabanan niya ng ibon na yan. Hindi ko siya nailaban sa all bird. Sayang. Medyo pagod siya. Ito yung sticker niya, mga Abiel. Yan. So, ito, papaito ko sa inyo yung speed niya sa ating screen. Yan, papaito ko sa inyo. Yan. So, expecting ko talaga, akala ko kanina, wala talagang darating sa ibon ko kasi sobrang init talaga. Grabe, mga Abiel ka, Desmet. Hindi ko talaga expecting, mga Abiel, na ganun ang mangyayari. Talagang pahirapan ngayong araw na to. So, kung papakawalan ko kasi itong dalawang lalaki to, baka kastahan sila ng kastahan. Ito, pagod, pagpahingihin lang muna natin. So yan mga Abiel, no? As of 2:22, wala pa rin si BL Grisel. So ngayon, malapit na tayo makatop. Ang katop kasi natin is 2:37. So ngayon, abang-abangan na natin siya talagang. Sinabi ko naman nung una talaga eh, 50-50 hindi magkaklak, 50-50 magkaklak. Pero syempre, umaasa ako magkaklak siya. Kasi kung tutusin, yung walang namang tama yung pakpak niya talaga eh. Yung katawan niya lang, pero okay lang yun, ganun talaga yun. Meron naman tayong mga kapatid dito na susunod natin yung kaarera, kaya move on tayo pagka nakatop yan. Ito, kapatid niya to, asawa niya pero kapatid niya. Yan. Ilang beses na ito ng itlog dito. Okay lang yan. Babawi tayo. Babawi si BL Grisel. Kasi dalawang beses na siya. Sa ngayong karera na to, dalawang beses na siya tinatamaan. Nung una dito, sa liig. Kung nakatama sa kanya, wasak yung ganito. Ngayon naman dito sa tadyang naman dito. So siguro talagang hindi swerte si BL Grisel. Pero kahit paano, meron naman tayong clock na isa. Ayun, si BL74. So ngayon dito tayo magpo-focus kasi siya yung live natin. So yun, no, nakita nyo, nagpapahinga siya kasi napakain ko na siya. Yun nga mga Abiel, no, nakatop na si BL Grisel. Until now, wala pa rin. So ganun talaga, move on na lang tayo. Talagang hindi talaga sinuwerte si BL Grisel. Tsaka alam naman natin, medyo pahirapan talaga ngayon ng pauwian. Sa 2,000 plus na nagsakay sa Badok, Ilocos Sur. So ngayon na nag-clock lang is tansya ko. Nakita ko lang sa ano is nasa 820 ata, 820 plus. Yun lang nag-clock. Sa 820 na yon, hindi pa lahat live yon. May mga butas na doon sigurado. So isa na si ano doon, isa na sa butas doon si BL Grisel. So ngayon, dito tayo magpo-focus naman tayo dito kay 74. Ito. Ito si 74, ayan. Ayan, relax na relax na siya ngayon. Ayan, no? Ang ganda ng conditioning niya. Talagang recover na recover siya, nakakain na siya. Ayan. Hinahanap niya na yung asawa niya. Yung kapatid niya. Ayan, asawa niya, balik kapares niya yun eh. Ayan, no? Pwede na uli. Pwede na uli sa apare naman. Pre-prepare kita sa apare, no? Ayan, tinatanguhan tayo. Ha? Apare, kaklak mo ako din sa apare, ha? Sa'yo na lahat ng kategory sigurado. Hindi ka nga lang nakalaban sa old bird. Sa young bird lang, no? Ibale, at least kahit pa paano, lumalaban tayo. Clock pa rin tayo. So, condition na lang natin ang kailangan sa susunod na apare, no? Tingnan natin kung makakapag-mid-toss tayo. So, yan mga Abiel, no? Talagang ganyan ang karera. May nananalo, may natatalo. So, akala ko kanina, sinabi sa akin isang kaibigan ko na panalo dapat kami sa Cybet, kaso meron pang isang mas mabilis. So, yun. Ano lang tayo? Pangalawa lang tayo sa
nanalo. Kaso ano yun eh, winner take all yun. So congrats sa mga nanalo at congrats din sa mga nag-clock ngayon sa Badok, Ilocos Sur. Talagang medyo pahirapan talaga. Mag-aapari na lang tayo. Sa apari, conditionally natin yung mga ibon natin. Doon naman, doon na tayo mag-focus. Doon sa mga ibon na nawala natin, ganun talaga, part of the reason. Lahat ng karera, may nawawalang ibon. Sanay na tayo dyan, kaya kailangan mag-move on tayo. Kahit nakalaban yung ibon natin sa lahat ng kategory, talagang hindi tayo inuwian. Okay lang yon, at least meron pa tayong isa. Si BL74, kapatid niya to sa tatay. Ganyan mga Abel, no? Sa susunod, titingnan natin kung pupukpok pa yung ibon natin sa apari. Pero gagawin natin lahat ng best para sa conditioning ng ibon natin. So mga Abel, hanggang dito na ang video ko. Maraming salamat sa inyo. Ingat and God bless.